Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kung mahal mo, huwag mong hayaang mawala sa'yo. Sabalit minsan, huwag ka na ding maging tanga. Kung alam mong di ka na mahal pero mahal mo pa, minsan, kailangan nating pakinggan ang isip natin. Kasi kahit sabihin ng puso mo na kumapit ka, pero ang isip mo, pinapatigil ka na. Kasi sobrang sakit na. Let go. Salitang mahirap gawin. Pero kapag sinubukan mo, mas magiging masaya at mas magiging maliwanag ang isipan mo sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Buti na lang talaga at di galit si Haji. Pero medyo naiilang talaga ako. Bakit ba kasi gising siya nung oras na yun? Nagihilik naman siya nung nagsimula akong kainin ng kikiyam niya. Siguro sobrang nag-enjoy talaga ako kaya nawala sa isip ko na pakinggan yung hilik ni Haji. Ayan tuloy. Huli. BFF, uuwi na ako. Baka abutan ako ng dilim sa daan. Alam mo naman, maganda ako. Kaya bawal gabihin. Wika ni Becky. Sige, ingat ka. Wika ako. At ayun, umalis na din siya kaagad. Hindi kasi nagpapaabot ng dilim sa labas yang si Becky. Ewan ko ba dyan? Basta bago dumilim, dapat nakauwi na siya. Nagpapalitan nyo kasi yan eh. Nagiging aswang. Biro lang. Cholo. Ako ba? Uwi ka naman ni Haji. Naguluhan ako bigla sa salitang ako ba? Para kasing gusto ni Haji na ako yung magsabi kung uuwi siya o mananatili. Pero syempre, alam nyo na. Haji, ikaw, ano bang gusto mo? Uuwi ka o tabi tayo matutulog? Wika ako naman. Pabebeng sagot. Dapat kalma lang. Baka isipin ni Haji na na-addict na ako sa kikiyam niya. Hala, ewan ko. Wika naman ni Haji. Bahala na. Maaga pa naman, Haji. Tara muna sa labas. Mamasyal muna tayo. Wika ko kaya ito. Nagpaalam lang kami kay nanay at tatay. Tapos, diretso na sa labas ng bahay. Cholo, alam ko na kung saan tayo pupunta. Tara, masaya dun. Wika ni Haji. Kasi, wala kaming maisip na mapuntahan kaya ito. Hindi ko alam kung saan yung sinasabi ni Haji. Naglalakad lang kami hanggang sa eto. Nakarating kami dito sa malaking puno sa may gilid ng daan. Ito yung lugar na may duyan. Nakakatawa si Haji. Sakay agad sa duyan eh. Tapos eto. Taga-ugoy ako. Tuwan-tuwa si Haji sa duyan. Parang bata. Tapos gusto niya na malakas yung ugoy. Kaya tinodo ko talaga. Haji, ako naman. Wika ko. Sige. Wika ni Haji. Tapos eto. Pagtigil ng duyan. Aba, ayaw bumaba ni Haji. Haji, ako naman. Bumaba ka na. Wika ko. Kaya nga, ikaw naman. Maupo ka na. Kakalungin kita. Wika ni Haji. Alo, ayoko. Wika ko naman. Ang arte mo, cholo. Dali na. Nahiya pa eh. Wika ni Haji. Sige.
wika ako. Kaya ito, inupuan ko na si Haji. Nakakalong na ako sa kanya. Tapos may naramdaman ako. Kasi pag upo ko, parang may tumusok na matigas. Tapos, eto, humawak ako sa tali at nagsimula nang umugoy ang duyan. Cholo, masarap pa. Wika ni Haji. Oo, masarap magduyan kaso baka may makakita sa atin. Wika ako. Wala naman tayong ginagawang masama ah. Nagduduyan lang naman tayo. Wika ni Haji. Kaya ito, habang lumalakas ang ugoy ng duyan, ako naman eto, kapit na kapit lang sa tali. Tapos nararamdaman ko talaga yung matigas na bagay na nauupuan ko. Di ako makapoko sa pagduduyan. Kasi mas nakapokus ako dun sa bagay na inuupuan ko ng matigas. What if pumasok yun bigla? Masakit kaya? Ano ba naman itong iniisip ko? Tapos eto, tumigil na yung duyan. Bumaba na agad ako at si Haji aba, pagtayo niya, kinurot yung puwet ko. Haji, ano ba? Wika ako. Sorry, nanggigil ako eh. Ang lambot kasi ng puwet mo. Tsaka cholo, mamaya pwede ba kapag natulog tayo, walang suot tapos nakadapa ka lang? Wika ni Haji. Hala, bakit naman? Wika ako. Wala lang, para masaya. Tapos ilak mong mabuti yung kwarto mo mamaya. Wika ni Haji. Parang nasabik ako bigla. Parang gusto ko nang umuwi at magkulong na kami sa kwarto. Kaya ito, dahil madilim na. Nakakainis si Haji kasi naman habang naglalakad kami, aba, sa puwet ko siya nakahawak. Haji, ano ba? Itigil mo nga yan. Nakikiliti ako eh. Wika ako. Sorry, ang lambot kasi eh. Wika ni Haji. Ay, nako. Kaso si Haji, di pa din tumitigil at eto, ilang saglit pa. Nasa bahay na ulit kami. Mukhang tulog na si tatay at nanay. Tapos eto, may pagkain na sa lamesa. Kaya pagkarating eh, diretso kain. Magkatabi lang kami sa upuan. Sinusubuan pa nga ako ni Haji. Ayoko. Pero sinusubo ko pa din. Baka magtampo eh. Yung dinner ang tinutukoy ko ah. Subuan ng dinner. Cholo, kiss mo nga ako ngayon sa lips. Uwi ka ni Haji. Ha? Bakit? Wika ako naman. Eh, kasi naman, nahalikan mo na si Temtem. Eh, yung labi ko hindi pa. Wika ni Haji. Ah, ganun ba? Pikit ka muna. Wika ako. Pumikit naman kaagad si Haji. Tapos eto, isang mabilis na dumping halik sa labi niya ginawa ko. At pagbukas ng mga mata ni Haji, aba, ngiting tagumpay eh. Pero, teka, bakit ganito? Parang ang sweet sobra ni Haji. May nararamdaman na ba siya sa akin? At saka, teka, bakit ako pumapayag sa mga request ni Haji? May nararamdaman na din ba ako sa kanya? Naguguluhan tuloy ako. Kasi masaya ako sa bawat nangyayari, pero natatakot ako sa pwedeng mangyari mamaya. Bakit kailangan na walang suot? At bakit nakadapa ang gusto? Parang kakaiba yun. Nakakakaba, pero nakakasabik.